I just received my new drawing tool from Lazada Philippines. Let's test it right now. I just got my new electric eraser, which is the daily in-use sign electric eraser from Lazada Philippines for only around $6 or 300 pesos. Let's test it. I like the color, I like the look of it. It looks slick and it looks high quality. And what I like about this electric eraser is that it has two kinds of eraser refill. We have the bigger one and we have the tiny ones. So it depends on the kind of texture or details that you're going to create. So when I test it, I like how it rotates. It's very smooth and steady. The rotation is very steady, and I think you need to hear this. Nakita nyo, di ba? Ang ganda, ang steady lang nung kadya. At saka medyo tahimik siya. At saka hindi siya gumagalaw at hindi nag... kumbaga, katulad nung ibang mga mumurahin na electric eraser, parang medyo magalaw, ano? So hindi steady yung magiging, yung makikreate mong mga detail. Let's try it dito sa aking charcoal portrait na ito. And then let's try it on colored pencils, kasi pinakamahirap talaga mag-erase o magawa ng details sa colored pencils. Lalong-lalo na kung regular eraser lang ang gamit mo. So with this electric eraser, it's quite powerful, ano? Nakita mo ba? Na-erase niya even if the skin tone is already burnished. So ito, burnish na itong skin tone, pero nakakapaglagay pa rin ako ng mga tiny details. Kasi nga, di ba, may mga details na mahirap ilagay, lalong-lalo na sa colored pencils, mahirap i-erase, ano? Yung mga fine na highlighted na details, nakita nyo ba yan? Talagang na-create niya yung talagang detail na kailangan mo. Ito yung medyo malaki na refill. Now, itry natin yung maliit. Dito ako excited kasi yung dati kong gamit na Derwent, which is also very good, ano? Yung malalaki lang ang meron siya, yung malalaking refill, wala siya nung maliit. So this time, I can create finer details using this tiny refill of eraser. Ito, para siyang yung sa Mono Zero, pero dito umiikot siya kasi electric eraser siya. So ilagay natin dito sa kanyang nozzle, and let's try it kung anong klaseng detail ang magagawa nitong maliit na eraser na ito. I think ito yung madalas kong magagamit kasi I like doing realistic portraits eh. So adding very tiny fine lines, kaya ng mga wrinkles, mga hair, mga highlighted textures sa muka, ay talagang, even sa damit, ay talagang magagawa mo with this eraser. So let's try it first with this charcoal drawing. On this, pwede ka rin gumamit ng hindi electric eraser, ano? Pero kung gusto mo ng medyo sharp na mga lines at saka yung mas maputi, mas highlighted, magandang gawitin talaga ito kasi umiikot siya. So pipindutin mo lang. Let's try it on my colored pencil drawing, kasi ito, kapag na-burnish ng ganito, mahirap nang maglagay ng highlights. Hindi natatalab yung white, hindi natatalab yung exacto knife. Minsan yung exacto knife hindi rin naman masyadong effective, ano, sa ganito. Kapag gagamit ka naman ng white pen, masyadong bright naman yung details, hindi siya mukhang natural. So dito, very natural lang lalabas yung mga tiny details. Nakita nyo ba yan? Umiikot talaga siya. Pwede nyo siyang tasahan, pwede nyo siyang putulan lang kapag mapulol na yung mga edges, or using yung matalim na knife, or pwede mo rin siyang tulisan, gawin mong pointed yung kanyang dulo para doon sa mga tuldok-tuldok na details na kailangan mo na mapalabas. So dito kasi mas natural yung details, nakikita nyo ba yan, yung mga highlighted parts na hindi ko na sana ilalagay on this drawing kasi ang hirap na talaga maglagay ng mga highlighted small details and texture sa skin tone. But using this daily in-use sign electric eraser, nakikita nyo ba how easily it is to put highlights, to put details, to put highlighted parts. Meron kasing mga hair dito na medyo nasisinaga ng light, na medyo highlighted. Meron din dito mga parts na kailangan na medyo light, na medyo para lumabas yung texture at maging realistic yung ating skin tone. So kanya, pwede mo lang siyang tasahan, putulan kapag gusto mo pa rin ng flat. Pero yung iba gagawin ko pointed para meron yung, halimbawa, yung mga shine sa mata or sa kilay or sa mga pores ng skin tone, madali siyang mailalagay dito. Hindi ito nagagawa ng regular eraser, ha? Hindi ito nagagawa ng mga pencil eraser. Pwede yun sa mga charcoal and graphite. It could be easy. Pero kapag ganitong burnished na multi-layered skin tone, it will be very difficult to add this kind of details on using regular eraser. But this one, this electric eraser, is really powerful. I love it. Do I recommend it? Yes, I really do, because it's not really expensive. It's only 300 pesos. If you're interested or kung saan ko ito nabili, you can comment on the comment section at sasabihin ko sa inyo. Thank you so much for watching.